Okay, good morning guys. Welcome back to TR channel. So this morning guys, meron pa kitang video. Pag-usapan natin guys ang tungkol sa lalo na yung pang-aplas. So sa hindi pa natin simulan guys ating paksang aralin ng umaga ang gamot sa panakit ng katawan ay you gonna subscribe my channel guys and hit my notification bells. Okay, this morning guys, ang ating katawan ay lalo na yung magtrabaho tayo ng mula umaga, tanghalian hanggang hapon guys, ang ating katawan ay pagod na pagod. At talagang manakit ito guys. So, lalo na yung ang ating trabaho ay limbawa tayo ay isang construction workers, teachers ba, or yung mga gawaing pambahay guys, mga kahit anong trabaho basta mabigat guys, maglinis ba ng kanal, maski anong trabaho guys na mabigat, yun ay mga trabaho guys na nakapagod sa ating katawan. At ito yung ang resulta na magkasakit tayo guys ng ating katawan, lalo na tuwing gabi, no? So, may iba't ibang trabaho guys na mabigat, tulad ng pagbuhat ng mga bato, lalo na yung mga corridor dyan guys, corridor o manguha ng buhangin at saka mga maliit na bato, cables, yun ay talagang napakabigat guys. Aking dumaan ako niyan ng klaseng trabaho. Yung mga kargador guys, dumaan din ako niyang klaseng trabaho ng pangkarga na gamitan ng pala guys. Then yung mga buhangin at saka mga batong maliit, mga graba tawag niyan, ay ilagay doon sa malaking truck. Yun ay nakapagod ng mga trabaho guys. Then dumaan din ako guys yung mga mabigat na trabaho tulad ng pagkukuha ng mga bato galing sa ilo guys. Yun ay napakabigat din, lagay doon sa malayo at mag-stack guys. Yun ay napakabigat na klase ng trabaho. So talaga manakit ang ating katawan. So may mga trabaho din na dinadaan ko rin, yung mga paghaul ng mga dumi dyan sa kanal guys. Napagdaan ko rin yan. At sa mga taong yun guys, o kayo ay naka-experience yan, ay talagang nakapagod na mga trabaho guys. Yung mga janitorial work dyan, napakabigat yun, no? Pero lalo na yung magbuhat ng mga baldi-baldi mga basura, yung pagwalis ay talagang gumagamit ito ng lakas guys para malinis ang ating kapaligiran. Pero hanggang dumating guys ang ating kapaguran, yan ang ating katawan ay sa Bisaya pa mayroong pamaol ang ating katawan. Sumasakit or pamaol. So magkaroon tayo ng pamaol guys sa ating katawan, kaya kailangan tayo ng gamot yan guys. So ang gamot na guys ay kapag pagod na pagod tayo, magkasakit ang katawan. So gumamit lang tayo ng efficacient guys. Ito ang efficacient na dapat nating i-haplas dito sa ating katawan guys. So, ang efficacin guys ay mayroon itong tinatawag na ito ay tinatawag ng methyl salicylate camphor menthol. So, ito ay mabisang gamot guys. So, ito tinatawag ng efficacin oil. Mabisang panghaplas ng haplas sa ating panakit ng katawan. Lalo na yung mabigat ating trabaho guys. Itong tinatawag natin efficacin oil. So, mabisa ito guys. Talagang napag-epektibo ito. So, bumuhos lang. Halimbawa, ito ilagay natin sa ating pala ito. Ang efficacent. Then, ihaplas natin guys sa ating mga kamay muna. Then, yung mga mayroon tayong mga kasama sa bahay, pwede ipamassage guys ang ating mga. So, kasi individual ito. So, pwede itong magpamassage sa ating mga kasama sa bahay guys. Yung guys. So, talagang napakabisa talaga guys ang efficacent oil, lalo na sa mga
sakit-sakit sa entawan, natitawag na yung pamaol, no? Pamaol or tabise, pamaol guys. So ito, so yung mga hindi pa nakabili ng efficacy oil, so pwede kong bili sa mga butika, sa mga pharmacy, o sa mga mercury drugstore, yung mga malaki, mga tindahan guys, na mayroon dito. So, ang efficacy guys ay napakabisang gamot sa pamaol sa ating katawan guys. So, hoping you gonna subscribe to my channel and you hit my notification bell guys. Thank you very much. Ito ay mga pang-healthy tips lang, pang-physical sa ating i-apply natin sa ating kumay guys o sa ating pamilya. Thank you, maraming salamat po.